Magandang araw mga bata. Halina at ating panoorin at unawain ang ating aralin sa araw na ito, ang Deklarasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas at ang pagkakatatag ng Unang Republika. Pagkatapos mapanood ang video na ito, inaasahang nabibigyang halaga ang Deklarasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas at natutukoy ang pagkakatatag ng Unang Republika. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, nais ko muna na ihanda ninyo ang inyong sarili para sa paunang pagsusulit upang malaman natin kung ano na ang alam mo tungkol sa ating aralin. Handa na ba kayo? Sabihin ang titik ng tamang sagot. Una, kailan idiniklara ang kasarinlan ng Pilipinas? Pangalawa, saan naganap ang Deklarasyon ng Kasarinlan? Pangatlo, bakit nagdeklara ng kasarinlan si Emilio Aguinaldo? Pang-apat, kinilala siya bilang unang pangulo ng Republika ng Pilipinas. At panglima, kailan itinatag ang unang Republika ng Pilipinas? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Kung ang nakuha mong score ay 3 hanggang 5, very good! Binabati kita! Kung ang score mo naman ay 1 hanggang 2, huwag mag-alala, tatalakayin pa natin ito. At sigurado ako, pagkatapos mong mapanood ang video ito, ay maging 5 rin ang score mo. At bago tayo mag-umpisa sa ating aralin, balikan muna natin ang napag-aralan natin noong nakaraan. Natatandaan mo pa ba yon? Ibigay ang pangalan ng babaeng revolusyonaryo na tinutukoy sa bawat pangungusap na siyang naging partisipasyon nila sa Rebolusyong Pilipino. Una, laging may dalang sako na puno ng tinapay para sa mga sundalong Pilipino. Pangalawa, nangunguna sa pag-awit at pagsayaw upang iligaw ng pansin ang paikot-ikot ng mga patrol ng Espanyol sa mga lihim na pulong ng Katipunan. Pangatlo, siya ang kumalinga sa mga matatanda. Pinatuloy at pinakain niya ang Katipunero sa kanilang tahanan at ginamot ang mga may sakit o sugatan. Pang-apat, isa siyang heneral ng samahan at namuno sa paglalakbay ng mga Katipunero sa kuta ng mga Espanyol sa Biak na Bato. Panlima, siya ang nag-aasikaso sa mga pangangailangan ng mga rebolusyonaryo sa Pampanga. Naging palipasan ng gabi ang bahay nila. Ang sagot niyo ba mga bata ay ganito rin? Magaling! Binabati ko kayo! Ngayon ay pag-usapan natin ang Deklarasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas. Ang makasaysayang pagpapahayag ng Kasarinlan ng Pilipinas ni General Emilio Aguinaldo ay nangyari noong ika-12 ng Hunyo, 1898 sa Kawit, Cavite sa bahay ni Aguinaldo. Sa araw na ito ay iwinagayway ang pambansang watawat ng Pilipinas kasabay ng pagtugtog ng pambansang awit ng Pilipinas na pinamagatang Marcha Nacional Filipina.
ang musika ng pambansang awit ng Pilipinas ay kinata ni Julian Felipe sa kahilingan na rin ni Aguinaldo. Ang unang pamagat nito ay Marcha Filipina Magdalo. Ngunit di nagtagal ay pinalitan ng Marcha Nacional Filipina. Ang banda ng San Francisco de Malabon ang unang tumugtog nito. Sa loob ng isang taon, ang pambansang awit ng Pilipinas ay walang liriko o titik, kaya't hindi ito maawit ng mga mamamayan at mga kawal na Pilipino. Noong 1899, nakilala ang isang kawal na Makata na nangangalang Jose Palma na sumulat ng isang tulang Espanyol na may pamagat na Pilipinas. Dahil sa ganda ng mensahe ng bawat taludtod nito, ay ginawa itong liriko ng pambansang awit ng Pilipinas. Ang watawat ng Pilipinas ay dinisenyo sa hongkong ni Marcela Agoncillo kasama sina Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa de Natividad. Ang deklarasyon ng kalayaan ay binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista na siyang sumulat nito sa wikang Espanyol. Ang makasaysayang dokumento ay nilagdaan ng 78 katao sa pamumuno ni Aguinaldo. Nakapirma rin ang isang koronel, L.M. Johnson ng hukbong Amerikano. Napakahalaga ng pangyayaring ito sapagkat ipinakita nito sa buong daigdig na ang Pilipinas ay isa ng ganap na malayang bansa. Ngayong natapos na natin mapanood at pag-aralan ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas, bibigyan ko kayo ng gawain na inyong sasagutan. Para sa unang gawain, punan ang patlang upang mabuo ang liriko ng lupang hinirang. Kumusta ang unang gawain, mga bata? Nabuo niyo ba ang lupang hinirang? Very good! Binabati kita at naunawaan mo ang una nating aralin. Ngayon naman, ihanda ang sarili para sa ikalawa nating aralin. Ito ang pagkatatag ng unang republika. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng saligang batas ng Malolos, noong Enero 29, 1899, ay nagwakas ang pamahalaang rebolusyonaryo at inatag ang pamahalaang republikano. Kaya naman, noong Enero 23, 1899, pinasinayaan ang pagtatatag ng unang republika ng Pilipinas sa simbahan ng Barasoin sa Malolos, Bulacan. Ito ay higit na kilala sa pangalang Republika ng Malolos. Sa ilalim ng pamahalang ito, ang kapangyarihang tagapagpaganap ay nasa kamay ng Pangulo, katulong ang kanyang mga gabinete na pinamunuan ni Apolinario Mabini. Si Emilio Aguinaldo ang nagsilbing Pangulo ng Republika hanggang sa madakip siya ng mga Amerikano sa Palanan Isabela noong Marso 23, 1899. Humalili sa kanya bilang Pangulo ng Republika si General Miguel Malbar, na nahuli rin noong Abril 16, 1902, na naging hudyat ng pagwakas ng Republika ng Malolos. Ang pagtatatag ng unang Republika ng Pilipinas ang naging pinakamalagang pangyayari sa himagsikan ng mga Pilipino laban sa pamamahala ng mga Kastila. Ipinahayag ang kalayaan noong Hunyo 12, 1898, at ang pamahalaang diktatorial na umiiral noon ay pinalitan ng pamahalaang panghimagsikan na pinamunuan ni Emilio Aguinaldo bilang Pangulo noong Hunyo 23, 1898. Nagkaroon ang republikang ito ng Kongreso na nagsilbing tagapayo ni Aguinaldo. Para sa pangalawang gawain, punan ang bawat kahon ng mahalagang impormasyon tungkol sa unang republika.
Matapos mong masagutan ang ikalawang gawain, tiwala ko na tama ang iyong mga sagot. Lagi mo lang tandaan na noong ika-12 ng Hunyo, 1898, sa Kawit, Cavite, sa araw na ito ay winagayway ang pambansang awit ng Pilipinas kasabay ng pagtugtog ng pambansang awit ng Pilipinas na pinamagatang Marcha Nacional Filipina. Si Ambrosio Rianzares Bautista nang nagbasa ng Deklarasyon ng Kalayaan. Siya ang sumulat nito sa wikang Espanyol. At noong Enero 23, 1899, pinasinayaan ang pagtatatag ng Unang Republika ng Pilipinas sa simbahan ng Barasoin sa Malolos, Bulacan. Ito ay higit na kilala sa pangalang Republika ng Malolos. Si Emilio Aguinaldo ang nagsilbing pangulo ng republika na kinilala rin bilang unang pangulo ng Pilipinas. Marcha Nacional Filipina ang pamagat ng pambansang awit ng Pilipinas na tinugtog noong kasarinlan na kinata ni Julian Filippi. Ang unang pamagat nito ay Marcha Filipina Magdalo. Sina Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa ang nagdisenyo ng watawat ng Pilipinas sa Hong Kong. Ngayon, batid ko na naunawaan ninyo ang ating aralin. Maaari nyo nang sagutan ang iba pang gawain sa inyong module tulad ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na gawain at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Tadeo na laging nagsasabi, mag-aral kayong mabuti dahil sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, bye-bye, ingat kayong lahat.